Nahulikam ang mga insidente ng nakawan sa ilang establishmento sa Maynila. Ayon sa mga otoridad, malaki ang ibinaba ng bilang ng mga krimen sa tulong ng mga CCTV. Makibalita tayo kay Susan Enriquez. Sa kuwang ito ng CCTV ng Barangay 269 sa Maynila, makikita ang isang lalaki na gumapang sa ilalim ng roll-up steel door. Nasa bibig nito ang isang flashlight habang hawak ang isang ice pick. Nang makapasok, nag-ikot sa loob ng tindahan. Maya-maya, bit-bit na ang isang telang bag. Ang laman daw ng bag ang pinagbentahan ng tindahan at walong cellphone. Sa kuwang ito naman ng CCTV, kita ang pag-hold up sa isang security guard. Nung una, animo'y nag-uusap lang ang dalawang lalaki. Maya-maya, bumunot na ng baril ang lalaki at itinulok sa sulok ang security guard. Dahil sa komosyon, isang lalaki ang dumating na tila gustong umawat. Pero nang makitang may baril ng suspect, umalis na lang ito. Ang suspect naman matapos makuha ang gustong kunin sa lalaki, naglakad na lang na parabang walang nangyari. Sa isa pang kuha ng CCTV, dalawang batang lalaki ang naglalakad sa pasilyo. Nadaanan nila ang security guard na natutulog. At nang makita ang isang nakasabit na bag, agad itong pinuha at inilagay sa isang plastic bag. Ayon kay Barangay Captain Domingo Govacal, dahil sa mga CCTV, bumaba ng halos 50% ang krimen sa kanilang lugar. Mula nung tinayo ng 2012 yung nagkaroon ng project ang barangay, nag-project ng CCTV, medyo nabawasan na ako ng sakit ng ulo. Sa tatlong kuha ng CCTV, pawag nasa loob ito ng mga pribadong ari-arian. Kaya hinihikayat nila ang paglalagay ng CCTV na nakakatulong rin daw ng malaki para malutas ang krimen. Susan Enriquez, GMA News.